Hi guys! Good evening! Ito pa lang yung mom, si Lai. Ang tagal ko hindi nag-vlog na naman. Nakachukichukich. Pasensya na kayo guys. Hindi ako nagbablog. Tinatamad ang yung mom siya. Nakita ko na naman si Sanderford. Ano bang gagawin natin dyan? Nakita ko na naman siya. Ang sabi niya, umamin daw siya na isa siyang LGBT. Well, dun sa mga post ng news, regarding dyan, lahat ng nagko-comment sa post, walang relate dun sa issue regarding dun kumpara sa comment nila. Kumbaga, talagang wala. Ibabasahin ko sa inyo yung mga comment nun. Kasi talagang wala, talagang ang layo. Kasi, alam mo yon, in short, hindi ka mahalaga sa tao, Sanderford, na kung ano-ano sinasabi mo, pagkatapos mong gumawa ng unang-una, nakilala ka sa bilang isang batang napakayabang, no? Nakakainis yung ano mo, yung strategy mo. Second, ayan, nanakit ka na, nanlalait ka, tapos nagpagawa ka nga, nagpa-cosmetics ka ng mukha para gumwapo ka. Actually, ano ako nun sa'yo eh, nung time na nagpa-cosmetic ka, so, talagang siguro para maging lumakas yung dating mo. Pero nung nalaman kong apakayabang, tapos nanakit ka ng girlfriend, nang re-rape ka ng girlfriend mo, wala ka yatang karapatan mabuhay at magkaroon ng anak. Kasi kamaanyakan lang yan eh, 'di ba? Yung tawag ng laman, tawag ng ano, ng isip mo. Ngayon, nagpapapansin ka na naman kasi kahit kaibigan mo, hindi ka na pinapansin. Yan sila makagago, yung mga vlogger na sila key talents, no? Hindi ka na nila pinapansin. Kaya, gumagawa ka na naman ng sarili mong ingay. Kahit LGBT ka pa, siguro kumukuha ka lang ng kakampi. Di ba makukulong na to? Di ba? Ito, yung mga comments sa kanila. GMA News. All thought, bright and beautiful and creators, great and small. All things wish and wonderful, the Lord made them all. Yun lang. May full play dito. Hindi ito yung suicide. Diba ang lalayo? Nakakainis yung mga nagko-comment na relate, hindi relate sa post. Nga pag-advise kanina, may nagsalpukan. O, diba ang layo? How to cook leche plan. Diba? Ginataang whole recipe. Paksiw na. Ang dami na nagluto sa ano mo. I love so hard that I started coughing. Now, my family had put me in separate room for isolation. Diba? Ang lalayo. Utak mo may ubo. Wala na naniniwala sa'yo. Wala na daw naniniwala. Wala kaming pake. Diba? Huwag ka na magpasikat sa Sanderford kasi hindi ka sisikat, hindi ka tatagal. Kabata-bata mo pa. Sana sinunod mo na lang yung mga payo ng kaibigan mo. Sana sinunod mo na lang yung payo ng network mo. Sana sinunod mo na lang yung mga nakakaalam. Kasi, una, sumikat ka na eh. Alam mo yung nasa tuktok ka na bata, di ba? 21 years old lang yata ito eh. Kaso lang, ginamit mo yung konting-konting kapangyarihan mo para hindi ka galangin ng ibang tao. Na bastusin ka, i-bash ka, sasabihin mo, binabash ka, kaysa ganito, kaysa ganyan. Eh, ano bang ginagawa mo? Alam mo, dapat pag nagpa-opera ka, nagpaganda ka ng mukha, pag nagpaganda ka ng itsura mo, dapat yung sa loobin mo maganda din. Kung hindi mo man kaya, manahimik ka na lang. O sabihin natin, gwapo ka, maganda ka. Huwag mo nang ipangalandakan yung yabang mo para hindi nila naaalala yung mga masasalimuot mong pangyayari sa buhay mo katulad ng mukha mo. Kasi, di ba, ang gwapo mo na sa paningin ng lahat eh. Tapos, makikita nila na, hello, ganito ka, nananakit ka, napakayabang mo, kala mo kung sinong napakayaman mo na, wala ka naman palang pera. Diba? Ang pag-aartista kasi ano yan eh. Tulad ng ABS, bigla nawawala. Ang pag-aartista, isang uri ng negosyo.
na hindi mo alam kung kailan yung ups mo, kailan yung down mo. Binibenta mo yung sarili mo dito sa pagiging artista, di ba? Hindi mo alam kung kailan ka bibenta at kung kailan kung hindi. Parang vloggers din yan. Hindi mo alam kung kailan ka bibenta yung mga sinasabi mo, kailan malalaos. Di ba? So, katulad ko, nag-viral minsan yung video ko. Pero minsan lang, hindi na naulit, hindi na ano. Kasi, tinatamad ka. Tinatamad ako. Aminado ako dun, tinatamad po ako mag-vlog. So, ganun din yung pag-aartista, ganun ka rin, Sander Ford. Sana, yung mga eksena mong kanong LGBT ka, baka kahit bakla, hindi ka patulan. Alam mo yon? Kahit bakla, Sander Ford, hindi ka papatulan. Kahit sarili mo, kapwa mo lalaki, baka hindi ka patulan. Kasi alam mo, kahit na anong ganda ng mukha mo sa panlabas, nakikita nila yung dati mong itsura dahil sa mga pinapakita mong ugali. Pero, kung yung pinakita mong ugali after mo maoperahan o before ka naoperahan na kahit napakapangit mo, eh yung pag-uugali mo maganda. Walang mambaba sa'yo, walang magmumura, walang hindi ka mahihiyan lumakad sa kanto. Bakit? Sila Alan K. ba? Sila Ay de las Alas? Yung mga pangit na ano? Sino pa ba? Sila Pokwang? Yung mga pangit dati na artista, sila Chitae, nilait ba sila ng ganyan? Di ba hindi? Proud pa nga sila na nakikipag-picture eh. Pero parang ikaw, pag ikaw ang nakita sa kali ng mga tao, hindi ka pipicturan. Hindi ka, siguro pipicturan ka pag sinapak ka, o nakipag-away ka, o inaway ka, o binuli ka. Bibidyohan ka ng mga yan para sumikat. Di ba? Kasi masama yung pinapakita mo sa kanila. So, masama yung igaganti nila sa'yo kahit hindi ka namin kakilala o kahit hindi ka namin kaano-ano, pero ibabash ka, wag mong sasabihin sa amin na hindi ka ibabash. Ay, my God, kabash-bash ka sa totoo lang, bata ka pa. Sana baguhin mo yung pag-uugali mo, baka may pagkakataon pa kasi binigyan ka ng first time, sumikat ka na kahit pangit ka, di ba? Tapos, nung gumwapo ka, lalo kang sumikat. Binigyan ka ng pagkakataon, pangalawang pagkakataon. Pangatlong pagkakataon, naging mayabang ka. Pero pinayagan ka pa rin ng Panginoon na sumikat ka. So, dapat maging thankful ka dun sa banda doon. Diba? Tapos, ngayon, nanakit ka na naman ng girlfriend, gusto mong rapin yung girlfriend mo, gusto mong gamitin na ayaw niya. Binigyan ka din ng pangalawa, pangatlo, pang-apat na pagkakataon ng Panginoon eh. O ngayon, pinasisikat mo na naman yung sarili mo, o hindi mo na siguro alam kung saan ka didikit eh. Hindi ka na pwede sa mga kaibigan mo, ayaw na sa'yo nila makagago, ayaw na sa'yo nila kid talent. LGBT naman ngayon ang inaano mo. Sa palagay mo, sa ginagawa mo to, aampunin ka kaya ng LGBT? Di ba? Tignan mo yung mga comment, oh. Lahat na lang ng pwede pasukan, pinasok niyang kalarapis na yan. Before LGBT, now LGBT plus P, lesbian, gay, sexual, transgender, tapos pangit. Diba? Love is good. I love LGTV. TV. Best issue, please. Next issue, please, sabi niya. Ha, makukulong ka na lang. Nagladlad ka pa. Tuwang-tuwa mga preso niyan. Almoranas ka ngayon, sabi niya. So, siguro, ito yung way mo para hindi ka makulong. O kaya, sa palagay mo, saan ka ilalagay na pulis? Porque nagpakilala kang LGBT ka. Ilalagay ka sa mga babae? Feeling mo? O meron ba, bakit meron na ba ngayon na sariling kulungan ng mga LGBT? My God! Nasabi dito ni, wala kaming pakitol, hindi magandang balita, nagbago ka na hanggang maaga pa, walang papatol na lalaki sa'yo. Attention seekers, part daw ng LGBTQ para ata maging ligtas sa ikakasong rape sa kanya. Truth! Tamang-tama yan, pagpasok mo ng kulungan, wasak pet po, wet po mo. Gagawin talaga ng paraan para mapansin. Oo,
gumagawa ka na lang ng paraan para mapansin eh, no? Nakakairita yung mga sinasabi mo. Kung ako sa'yo, manahimik ka na lang. Magdasal ka na lang. Diba? Nakakairita kayo. Alam mo, sarap mo sa pakin. Kung siguro anak, pinsan o pamangkin ko yung o kapatid ko yung babae na ginaganito mo, baka ako pala sapok sa'yo eh, no? Hindi na kailangan ng Rafi Tulpo, hindi na kailangan ng mga polis. Masapok lang kita, pwede na. Sana makarating sa'yo to sa underworld kasi hindi nakakatuwa ang mga pinagsasabi mo. Totoo lang. Walang nakakatuwa sa mga sinasabi mo. Kaya manahimik ka na. Kung yan yung way mo para sumikat ulit o para magpakitang gilas, mag-way ka na lang yung pakitang gilas ka in a manner na ibagay mo yung itsura mo sa ugali mo. Nagparitoke ka ng mukha eh, di ba? So, dapat iparitoke mo rin yung ugali mo. Dapat, kasi walang ano eh, may gamot sa pagpapaganda, pero sa pagpapaganda ng ugali, kahit ilang milyon pa yung pera mo, wala. Mauubos at mauubos yung milyones mo, hindi pa gumaganda yung ugali mo. Diba? So, nakakagigil ka? Nangigigil ako sa'yo, sa totoo lang. Nangigigil ako. Alam mo, tumaas yung ano ko, tumaas yung level, confident level ko sa pagbablog ngayong araw. Actually, wala akong ano eh. Wala akong planong mag-vlog today. Pero nakita ko yung pagmumukha mo at nagkagaganyan ka na naman. Ay, dumb! In fairness, hindi ka gwapo. Hindi, kahit gaano kapangit ang isang tao, kahit gaano kasalimuot ang mukha niya, basta may magandang puso, mapapansin at mapapansin ka. Yung girlfriend mo, sinayang mo kay ganda, pasalamat ka nga eh, pinatulang ka kahit pangit ka. Di ba? Alam mo, minsan lang ang girlfriend, minsan lang ang babaeng kay tanga-tanga. Alam mo yon? Minsan lang yon, minsan lang yung babaeng napakatanga na umibig sa napakapangit at napakapangit na ugali din. Pasalamat ka at pumatulo siya sa'yo. Di ba? Tapos ang napakayabang mo pa. Ay, nakakainit ka talaga ng ulo. Sana mapanood mo to, Thunderport. Ngayon, kung sasabihin mo sa akin, kahit wala kang ginagawa sa akin o wala kang ginagawa sa ibang tao, tapos ganito yung ginagawa sa'yo. Para sa akin, yung mga sinabi ko sa'yo at sinabi ng ibang tao sa'yo, para sa'yo talaga yon, sa pool sa'yo yon. Hindi dapat kaming mag-sorry, hindi dapat mag-sorry ang ibang tao sa mga sasabihin nila sa'yo. Dahil nasasaktan ka. Who cares kung masaktan ka? Eh, wala kang cares na nasaktan mo yung girlfriend mo na mahal mo eh, di ba? Kami pa na hindi ka mahal, na hindi ka kakilala at walang ano sa'yo. Talagang wala kaming care sa sasabihin sa'yo. So, sorry sa pangbabash sa'yo, pero nakakapanginit talaga yung ulo mo. Hindi naman ako kagandahan or ano, hindi ako artista o ano, vlogger lang po ako, isang hamak lang po ako, OFW sa ibang bansa. Pero, sana malunok mo yung sinasabi ko sa'yo dahil, ay, nakakaano ka, mas ano, siguro nanay mo si Lenzy Lawan, mga tsaheng at tsuhing mo yung mga nandyan, yung mga nangbabash. Kung ako sa'yo, sabihin mo, yung mga kamag-anak nito, ni Sander Ford, susko, awatin nyo na yung anak nyo, awatin nyo na, parang awa nyo na. Kahit anong gawin yung pagpasikat dyan, sana, ano eh, dumidepende ang ugali ng tao kung saan siya lumaki. So, mga magulang nito, mga kapatid nito, baka ganyan din. Hindi ko naman, ayoko nang isali sila, pero kung anong nature ng isang bata, kayang-kaya mong i-hold yan eh, 21 years old lang yan eh. I-hold nyo naman yung pag-uugali niya. Para naman hindi ganyan. Baka pwede nyo sabihin na bumait ka, baka sakaling pagbigyan pa tayo. Eh, ang hirap-hirap nyo ng araw, di ba? Sabi ng girlfriend niya, tapos ganyan pa yung mga pag-uugali nyo. Kaya, wag na magpasikat LGBT. Diyos ko, kumukuha ka lang ng ano eh. Kumukuha ka lang ng kakampi. Manahimik ka na lang dyan. Pandemic na. Pag siguro, pag nagka-coronavirus ka, malamang yan. Maawa pa sa'yo yung mga tao, pati yung girlfriend mo. Diba? Yun lang guys. Maraming salamat. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe my channel. And please click the tiny bell para sigurado kayong updated sa aking mga video. Kung ano pa yung gusto nyong i-vlog ko, at saka yung mag-suggest kayo ng mga
kahit ano. Kahit ano, i-suggest nyo. Baka sakaling magawa ako. Tsaka para ganahan naman ako kasi hindi ako ginaganahan. Kasi yung ano eh, yung aking ano, ano ba yun? Yung aking ano, aking vlogs ay sadyang bumababa ang level. Siguro kasi hindi ko siya pinapansin. At saka, stress ako this day. So, by August, September, October, November, December, irarampa natin ang ating mga sarili sa YouTube channel ko. Titignan natin kung magbuboom talaga. So, maraming maraming salamat guys. Siyempre, mag-shoutout muna ako sa mga nanonood ng aking vlogs. Andito naman po si Ma'am Chev Cabanyes, maraming maraming salamat sa pagpanood ng aking isang video. Si Franz Bautista, si Tabachoy, Tabachoy, maraming maraming salamat. Hindi po ako nagbaso ng mga ano, ng mga ano natin nung nakaraang araw. Comment. Si Mami Marie, nandiyan na si Mami Marie 1 week ago. Daily Sanchez, Bigats Payats. Siyempre, Anya si Rosalina. Si Giovanni. Yeah, marami. Sa, ang request ni Giovanni noon, maraming ano eh. Maraming vlogs para kay FLM. So, next time. Raymondre Ponce, kay Alex Jana, kay Ate Alex. Hello, Ate Alex. Maraming maraming salamat po sa iyo. Maraming 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 salamat. At ayun lang. Saka 16 minutes na naman tayo. Hindi po tayo nag-e-edit. Tandaan niyo po yan. Maraming 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 salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay sa aking YouTube channel. Sa mga nanonood, nanatiling nanonood. Kahit wala akong upload this day, this coming week, this coming months. Maraming maraming salamat po. At God bless Philippines. At saka sana mawala na yung coronavirus. Maraming maraming salamat po. And bye-bye. I love you!